What is ISP? Integrated Seafarers of the Philippines, or ISP, is a non-stock and non-profit organization formed and established for the welfare of Filipino seafarers and their families. The primary goal of ISP is to create avenues where the seafarers' families can improve their lives while the seafarers are on active duty and to provide ways for easier social reintegration. Its purpose is to be the center of unity and brotherhood among the Filipino seafarers and their families. Represent the interest of Filipino seafarers in all national and international fora. Directly involvement in the development of quality seafarers' education, training, and certification. And to attend to social concerns such as health, housing, and retirement. The people behind ISP were all respectable former seafarers, established their names in the industry of maritime, who set an early retirement to be able to build their families and start a new life after seafaring. Most of the ISP board of directors are PMMA alumni, united with one goal. With a tagline, "Walang higit na magmamalasakit sa mga marino, kundi kapwa marino." The ISP provides programs and projects for seafarers and their families. Currently, every month, the ISP is active in promoting seafarers and their household integrated program, providing seminars and trainings that focused on livelihood, business opportunities, and financial literacy. Soon, the ISP will be launching the annual National Convention on High Opportunities and Reintegration for Seafarers. In addition, the ISP will be establishing the first Financial Literacy Livelihood, Entrepreneurship, and Enterprising Technologies Library. Also, to recognize the seafarers who excelled in their field, the ISP will be giving Seafaring Excellence Awards to its members who responsibly devoted their time to balance their career, family, and community involvement. All of these for the Filipino seafarers. In spreading the good news, the ISP operate different media platforms such as television, radio, YouTube channel, and website to inspire to address concerns and issues of seafarers and seafaring industry. ISP is not a business enterprise. It does not have any political advocacies, and neither is it a labor movement. Its goals are for the benefit of the seafarers and the maritime industry. Want to know more? Visit our website. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP ang iba't ibang kwento ng sakripisyo, pag-asa at tagumpay. Ito ang kwento ng buhay ng isang marino. Handog ng ISP, gabay ng pamilyang marino. Tunghayan natin ang kwento ng isang taong lumaban para sa karapatan ng mga manlalayag. Sumigaw sa kalsada, kinalampag ang pamahalaan, at nagbigay ng ibang depinisyon ng tagumpay, ang tinig ng marino. Siya si Chief Engineer Nelson Ramirez. Nag-aral ako sa Lyceum of the Philippines. Eh, kumuha ako noon ng Foreign Service. Ang problema ay nagkaroon ng martial law noon. Noong nagkaroon ng martial law, so nagkaroon din ng problema yung aming negosyo. So noong panahon na yun, naisip ko na lang na
yung kapatid ko nagbarko, ay nagbarko na rin ako. Doon ako nag-umpisa ng barko. I was almost 24 years old at that time. And then ang una, siyempre, wiper muna, nag-umpisa ka muna sa mababa hanggang umabot ako ng, na-promote ako kaagad ng oiler. And then sa PRC naman, noong panahon na yon, you don't have to be a college graduate, no? And study marine engineering to take the examination. Pinapayagan naman kapag may 5 years experience ka as an oiler. So I took the examination and I passed. Kaya ako nagiging engineer. In the 80s, no, I was one of the highest paid seafarer. During that time, I was still mga 30, no? Kasi direct hire ako. Direct hire ako. Nasa Netherlands ako sumasakay. Hindi ako sumasakay dito sa Pilipinas. Kaya yung salary ko, ay kung anong salary ng European, yun din ang binibigay sa akin. So I was one of the highest paid. And then, noong bumalik na ako dito sa Pilipinas, after my 4 years stint in the Netherlands, napunta ako sa isang kumpanya na maganda din ang sweldo, no? And then, third engineer pa lang yung lisensya ko, ay kinuha na ako bilang marine superintendent o crewing manager sa isang mining agency. So, maganda ang takbo ng karir ko. Hindi naman talaga, ano, no? Hindi ako naghihirap bilang marino. Ngunit nung panahon na yon, nakita ko na talagang kailangan na ipaglaban ang karapatan ng mga marino. Because there was also one guy who inspired me about this, no? Captain Rogelio Morales, who was then the founder of the Philippine Merchant Marine Academy. Di ba nung araw ay Philippine Nautical School yan. O founder siya, anong nilipat na yan ng na Philippine Merchant Marine Academy. But then Captain Morales, when I came back here in the Philippines, Captain Morales died. There was a vacuum of leadership. So I took over the cudgel for the Filipino seafarers. UFS was established on December 12, 1994. Officially na-established namin. Pero naparegister na namin ito sa Security Exchange Commission noong October 14, no? 1994. So the day after that, dinimanda kagad namin ang marina. Ganon katindi yung UFS. Isang araw pa lang, dinimanda na kagad ang marina. Yun ang panahon na nilipat ang pag-issue ng Seaman's Book mula sa marina papunta sa Coast Guard. Na ipaglaban. Ganun na nakikita ko mahirapan ang mga marino. At ganun nga ang nangyari, inaabot nga ng 3 buwan o 4 buwan bago nila makuha ang ilang Seaman's Book. So hindi ko naman iniisip na magtayo ng isang organisasyon. It was just by coincidence na ganun nga ang nangyari, no? Na naitayo itong o naitatag itong United Filipino Seafarers. Iba man ang kanyang tinahak na landas, isa lang ang sigurado niya. Wala siyang pinagsisisihan, lalo na kung ito ay pagtulong sa kapwa niya marino. Muli, balikan natin ang kanyang kwento. Ang pag-establish ng United Filipino Seafarers ay parang masabi nating malungkot na istorya. Kasi nag-uumpisa lang kami doon sa Luneta with an empty cartoon and a yellow pad paper. Doon lang, yun ang umpisa ng UFS. And then hanggang sa nagkaroon kami ng isang kariton, no? Isang kariton. At doon sa kariton, nandoon yung megaphone. Dahil nagsasalita ako doon sa Luneta araw-araw tungkol sa advokasya ng United Filipino Seafarers. At doon ko na rin naumpisa ang nakita na napakaraming problema ang ating mga marino. Noong panahon na nahihirapan yung pagkuha ng yung mga marino ng Seaman's Book, doon ko rin nakita na may problema ding malaki sa Professional Regulation Commission. Ang passing percentage noon ng mga marino was only 10 to 12% from 1992 up to 1994. So, biruin mo, ilan yung kumukuha ng examination? At ilan yung bumabagsak, hindi naman ganun ka biglaan na naging tanga na agad yung mga marino. So nakita ko na there was something wrong in the system.
doon sa examination. Sobrang mahirap yung examination na mismong yung gumawa ng examination, hindi rin niya kayang sagutan yung kanyang test questions, no? And then after that, tumaas na dahan-dahan, tumaas ang passing percentage sa ng mga marino, no? Well, aside from that, ipinaglaban ko na tuloy yung two-level examination. Kasi nung kapanahonan ko, apat na examination ang dinadaanan namin. O ngayon, dalawa, yung OIC level, officer in charge, OIC level, and then the management level officer. So dalawa na lang examination nila ngayon. And then there was a time na namatay si Flor Contemplacion. Nakita ko na may isang magandang pagkakataon upang isulong ko na hindi na kailangang magbayad ang mga OFW ng income tax. At sa awa ng Diyos, nagkaroon ng Migrant Workers Act of 1995 at yun na nga, exempted na ang mga OFW na magbayad ng income tax, exempted din sa travel tax kung lalabas ng bansa, at exempted din sa NAIA terminal fee. At isa na naman na pinaglalaban ko ay yung abolition of the Panama, mandatory Panamanian examination. Kasi noong araw, kapag sasakay ka sa Panamanian flag, no, kailangan kukuha ka ng examination. And then sa examination na yon, I think sa 100% merong, sa 100 ang mapasa, meron lang mga lima. So napa-abolish ko rin yun, no? But it was a 12-year fight. Kasi ang tagumpay, hindi mo naman masusukat yan sa pera eh. Ang achievement ko na marami akong natulungan na mga nag-aaral na nautical na hindi halos makapasok sa ng trabaho. Ngunit nung nandito na sa akin, ay naiba ko ang kanilang attitude, naiba ko ang kanilang aptitude. At noong nirekomenda ko sila sa mga mining agency, binigyan sila ng examination, nakapasa. Binigyan sila ng oral examination, nakapasa sila. Kaya sa mahigit 1,000 ka mga marino na ngayon, yung iba mas mayaman pa kaysa akin, ay sa palagay ko, nakuha ko na yung achievement na gusto ko magawa. And then, isa pa, napakarami kong mga pagbabago na nagawa dito sa industriya maritima. Being a dropout who became an outstanding marine engineer out of the so many thousands of marine engineers, and then as a maritime labor arbitrator and all this, president of 45,000 strong maritime labor organization. I have my own newspaper which is circulated all over the world, 484 ports all over the world. I have my own television show and I have my own radio program. Noong 2010, namatay ang tatay ko. And then yung mga kapatid ko, ay binigay naman nila sa akin lahat. Yung lupa at pera ng tatay ko. So, dahil ako lang ang mahirap eh. So, napunta sa akin lahat, pati yung farm ko ngayon na okay naman. Maganda naman ang takbo. Saka kumikita din naman ng kaunti dito sa UFS, although maliit lang ang sahod. And then as executive editor sa Tinig ng Marino, meron din maliit na sahod dyan. At bilang arbitrator, meron din kumikita. At saka yung mga retainer ko nandyan pa rin. Unang-una, iisipin mo. At kagaya ng kadalasang nangyayari, or sinasabi ng iba, ipapaano naman yung pamilya ko? Ganun nga talaga. Naisip ko rin yan. Pero ito na eh. Napasubo na ako. Wala nang atrasan ito. Ito na ang bagbaga na wala nang atrasan. Tuloy-tuloy na. Well, wala silang magawa kundi isuportahan na rin yung ginagawa ko. No? Kung ako'y tatanungin, kung halimbawa gagawin ko ba ito ulit, kung bibigyan ako ng pangalawang buhay, siguro masabi ko, gagawin ko pa rin siguro. Gagawin ko pa rin siguro. Kasi sa totohanan lang ngayon, no, may mga problema kami. Ang dami niyan, libo-libo yung sumusunod sa akin sa Facebook. No, kapag tinatanong ko na sino ang kakasal, sasama sa akin ng ganun. Wala pa rin. Hindi pa rin talaga mangyayari, no, na meron talagang... Kaya I even wanted to retire. Kasi
after 20 years of advocacy, I think I have done more than enough, no, for a single person to do such thing na napakarami na rin na achievements, no, ng gawa. Sa kabila ng maraming laban sa hinaharap ni Chief Engineer Nelson Ramirez, ang simpleng buhay pa rin sa probinsya at kapiling ang pamilya pa rin ang kanyang nais. Bagay na para sa kanya ay maituturing niyang sapat na upang matawag siyang matagumpay. Sa susunod, ibabahagi namin ang iba pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon dito lamang sa ISP, Gabay ng Pamilyang Marino. Kahit agad ko nang namatay, babalik ka rin. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP.